Gaano ka kahandang tanggapin ng Panginoon sa araw-araw niyang pagdalaw sa iyong buhay? Maligayang araw ng Sabado, kapanalig! Kamusta po kayo? Kamusta ang isang linggong nagdaan sa iyong buhay? Halinawang nasa mabuti kayong kalagayan at hinarap ninyo ang buong linggo kasama ang Diyos. Totoo na kapag kasama natin ang Diyos sa pagharap sa mga suliranin sa buhay, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil pinalalakas tayo ng pananalig na kasakasama natin siya sa hirap at ginhawa, sa mga karanasan natin ng tagumpay at kabiguan. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng pagpagaling ni Jesus sa alipin ng isang kapitang Romano sa mabuting balita ngayon. Pagdating ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan at nakiusap sa kanya. Ginoo, nakahiga sa bahay ang aking katulong. Lumpo siya at sobra na ang paghihirap. Paroroon ako at pagagalingin ko siya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat para tumuli ka sa bahay ko. Mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Mababa nga lang ang rago ko, pero pag sinabi ko sa isa sa mga kawal na nasa ilalim ko, pumaroon ka, pumaparoon siya. At sinasabi ko naman sa isa pa, pumarito ka at pumaparito siya. At sa aking katulong, gawin mo ito at ginagawa niya ito. Nang marinig ito ni Jesus, humanga siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, wala pa akong natagpo ang ganitong paniniwala sa Israel. Sinasabi ko sa inyo, marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran para makisalo kina Abraham, Isaak, at Jacob sa kaharian ng langit. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni na Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. Doon nakahiga ang biyenan ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae, at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan, maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Emma Olusterio ng Pastorelli Sisters. Kamusta ang pananalig mo sa Diyos? Katulad ka ba ng Kapitang Romano sa mabuting balita na may kababaang loob na dumulog at lubos ang pagtitiwala sa dakilang awa ng Diyos na pagagalingin ang kanyang alipin? Imaginin po natin na dadalaw si Pope Francis sa ating tahanan. Ano kaya ang ating mararamdaman at masasabi? Excited ba tayo at looking forward sa kanyang pagdadalaw? O sasabihin natin, next time na lang nakakahiya, hindi ako handa. Mga kapanalig, sikapin nating lumalim pa ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at maging laging handang tanggapin siya sa araw-araw niyang pagdalaw sa ating buhay. Upang katulad ng Kapitang Romano, masambit din natin ng buong kababaang loob. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa ating mabuting balita ngayon, gumaling ang alipin ng Kapitang Romano. Dahil sa kanyang kababaang loob at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Matularan nawa natin ang kanyang pananalig at kababaang loob upang tayo din ay kahabagan ng Diyos at dinggin ang ating taimtim na pagsamo. Amen.
isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH at sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa mga hamon ng buhay na ating pinagdadaanan ngayong panahon ng pandemya. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang paghugutan natin ng pag-asa. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.